ang buhay ay gaganda, ang araw ay sasaya, pag si Jesus ay ating kasama. Ako po si Deacon Sharon, ang inyong makakasama sa umagang ito. Mapagpalang umaga, bawat araw ay puno ng pag-asa. Si Jesus ay kasama, pananalangin at pagsamba. Si Jesus ay kasama sa umaga ay ganda. Good morning, Knox family and friends. Magandang umaga po mga ka-faith. Good afternoon or good evening sa ating mga friends abroad. Hello po sa inyong lahat, saan mang panig kayo ng mundo ng Pilipinas na andon. Mapagpalang araw po. Today is not just another day, but a new blessed day na ibinigay sa atin ng Panginoon. Dahil ang bawat gising ay blessing. Amen! Tunay na pagpapala po ang araw na ito, especially sa ating mga kapatid na nagse-celebrate ng kanilang birthday today, November 16. And we would like to greet a happy, happy, happy birthday sa ating mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan today. Una po, si kapatid na Jacqueline Ferrer, Norberto Mactal, kapatid na Rolly, happy birthday sa iyo, Carla De Guzman, Teacher Rema Remedios Margarita, happy, happy birthday po sa inyong lahat. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang mga talata sa Romans 15:13 na sabi niya, "May the God of hope fill you with all the joy and peace as you trust in Him so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit." Happy, happy birthday po. God bless you. May you have many more birthdays to come. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord Jesus, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin muli sa kagandahan ng umagang ito na iyong ipinagkaloob po sa amin. Dalangin po namin ang inyong pagsama sa oras na ito sa aming pagpapasimula ng araw na nais ka po namin unahin sa aming morning devotion. Patuloy na ang pagpapala ng iyong mga salita ang maranasan po namin. Gamitin mo po ang iyong abang lingkod. Itago mo po ako sa iyong likuran. Ikaw po ang marinig. Ikaw po ang makita, Panginoon. Pagpalain mo ang mga kapatid ko na kasamang nanonood ngayon. And we also pray, Panginoon, sa mga kapatid na nabanggit na nagdiriwang ng kanilang karawan. Ang iyong pagpapala ang patuloy po nilang maranasan. Samahan mo kami, Panginoon, sa umagang ito. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pakinggan po natin ang isang awit na alam at paborito nating lahat mula po sa isang kapatid natin sa Ilocano Service na magaling umawit, si Miss Nerissa Gregorio. Let us worship God with this song, Give Thanks. Give thanks.
Amen! Purihin ang Panginoon sa mapagpalang mensahe ng awit na ating napakinggan. At yan po ang ating devotion title for today, Give Thanks with a Grateful Heart. Mula po sa Psalms chapter 9 verse 1, ang sabi po ay ganito, I will give thanks to you, Lord, with all my heart. I will tell all of your wonderful deeds. Ayan. Kapag usapang Thanksgiving, alam kong ito ang unang song na maiisip natin. National anthem, ika nga ng mga churches. Bata pa lang ako, naririnig ko na ang awiting ito na paboritong kantahin ng lahat ng simbahan. Pinasikat ito ni Don Moen noong 1986. Pero alam niyo po bang hindi siya ang orihinal na umawit at nag-compose ng awit na ito? Let me share to you the story behind this song at ano bang mensahe ng awit na ito para sa atin ngayon. Ito po ay orihinal na isinulat ni Henry Smith noong 1978. Ang awit na ito ay isa sa kanyang mga paborito at malapit sa kanyang puso dahil ito ay kanyang naisulat sa panahong may mga struggle siyang pinagdaraanan sa buhay. Meron daw po siyang, in fact, out of 300 unpublished pieces na kanyang ginawa, this was the only published composition na nagawa ni Henry Smith. During a difficult time in his life, instead of being sore and bitter, he turned his experience into a positive one and became grateful. After graduating from university, nahirapan siyang makahanap ng trabaho. Also, he suffered from degenerative eye condition which would later leave him legally blind. Nabulag si Henry Smith. But he never lose hope. Isang araw nang siya ay umaten sa worship service sa kanilang simbahan sa Virginia, narinig niya ang mensahe ng kanyang pastor. Ibinahagi nito ang mga talata sa Biblia mula sa 1 Corinthians 8:9, ang sabi doon ay ganito. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet poor sakes, he became poor so that you, through his poverty, might become rich. Amen. Nangusap sa puso ni Smith ang Panginoon sa pamamagitan ng Bible verse na ito. He realized how Jesus made himself poor just to make others rich through him. Finding hope in the scripture, Smith crafted the song of thanksgiving and trust the Lord more. Pinamagatan niya itong give thanks with a grateful heart. Minsan, noong inawit niya ito sa kanilang simbahan sa Virginia, ito ay narinig ng isang bisitang Amerikano, American military officer, at dinila niya ang song na ito sa Europe. Yung military officer na ito kasama ang kanyang asawa ay inawit din ang awit na ito ni Smith sa kanilang congregation sa Germany. And it spread all throughout the Europe, becoming a standard hymn in almost every church there. Noong 1986, finablish ng Integrity Music sa kanilang album na Hosanna, ang nilagay nilang author ay unknown. At noong taong ding iyon, ito ay nakarating sa sikat na American singer-songwriter na si Don Moen. At pinasikat niya nga ang awit na ito. At hanggang ito ay makarating din sa kaalaman ni Smith. He claimed the authorship of the song at nagkaroon sila ng maayos na agreement. With the incredible success of Give Thanks with a Grateful Heart, it became Hosanna Music's best-selling release, selling more than 1 million copies around the world, the most popular contemporary hymns na kinilala ng lahat ng simbahan sa buong mundo. Amen! Praise be to God! Sa gitna ng struggle na naranasan ni Smith, ang mga salita ng Diyos ang nagbigay sa kanya ng pag-asa. Habang siya ay nasa gitna ng pagsubok ng buhay, inihayag niya ang kanyang pasasalamat sa Panginoon sa pamamagitan ng paglikha ng isang awit. At ang kanyang buhay na patotoong ito ay umabot sa buong mundo. Kaya mga kapatid, instead of being bitter or fed up or feeling tired sa anumang situation sa buhay na nararanasan natin, piliin pa rin nating magpasalamat sa Panginoon. Humanap tayo ng mga dahilan para magawa pa rin nating magpasalamat sa Kanya at nakatitiyak akong maraming reason to be thankful pa rin sa buhay natin. Ang isa pa pong mahalagang bagay na nais ko pong bigyan ng pansin
mula sa awiting ito ay yung salitang dinugtong ni Henry Smith doon sa give thanks. Hindi lang basta give thanks, magpasalamat, ang sabi niya pa ay with a grateful heart. Ano ba ang ibig sabihin ng with a grateful heart? Minsan merong mga taong nagpapasalamat para lang magpasalamat. Thank you ha, minsan parang galit pa. Hindi bukal sa puso ang pagpapasalamat. Ano nga ba ang ibig sabihin ng with a grateful heart? Nag-search po ako sa internet at nakita ko ang mga definition ito ng grateful heart. Ang sabi niya, a grateful heart is a loving heart. A heart often becomes grateful because it has experience in being ungrateful. It has become a grateful heart because it has realized there is so much to be grateful for despite life's trials and difficult times. A heart becomes grateful when it experiences the significance of the love of Christ. Dahil napagtanto nitong maraming dapat ipagpasalamat sa kabila ng mga pagsubok sa buhay at may hirap na panahon, nagiging mapagpasalamat ang isang puso kapag nararanasan nito ang pag-ibig ni Kristo sa kanyang buhay. Ang isang tao na nagkakaroon ng mas malalim na pagpapahalaga sa buhay na ibinibigay sa kanya kahit na sa gitna ng kahirapan. A grateful heart is usually a heart that has been tested. Sa kabila ng mga challenges na kanyang nararanasan, nare-realize niya na living gratefully and being appreciative ay ang pinakamainam na gawin. Mula sa pusong mapagpasalamat, out of a grateful heart comes a deeper and ever-growing awareness of the importance of appreciating everyday life na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kaya yung mga taong nakaranas na masalba ang buhay mula sa isang aksidente o gumaling mula sa isang malubhang karamdaman, ang kanilang thanksgiving ay with a grateful heart. At ang mga karanasang nilang ito ay nagiging buhay na patotoo ng kanilang taus-pusong pasasalamat sa Panginoon. Mga kapatid, let us make it a habit to thank the Lord with a grateful heart. Buong pusong pasalamatan natin ang Panginoon sa lahat ng kanyang ginawa sa atin. Gaya ng ating teksto, let us give thanks to the Lord with all our heart and tell all of her good deeds sa atin. Amen. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord Jesus, we give you thanks, Panginoon, with a grateful heart. Salamat sa lahat ng iyong kabutihan sa aming mga buhay, Panginoon. Kulang ang salita, Panginoon. Maging ang aming lakas, maging ang anumang kaya naming isipin upang matumbasan namin ang iyong kabutihan sa amin. Lord, salamat po. Out of mga struggle and experiences na nararanasan namin sa buhay, nakikita namin ang banal na pagkilos ng iyong mga kamay sa amin. Palagi ka pong naandyan. Lord, salamat po sapagkat meron kaming Panginoon na loving, meron kaming Panginoon na mapagpatawad, meron kaming Panginoon na laging handang samahan kami sa bagyo ng buhay na pinagdaraanan namin. Lord, help us to appreciate, Panginoon, yung everyday life, everyday na buhay, Panginoon, na ibinibigay niyo sa amin. Hindi lang yung mga magagandang bagay, hindi lang yung mga malalaking bagay, bagamat ganun din, Panginoon, yung mga maliliit na bagay, Panginoon, ay ipagpasalamat namin sa iyo. Lord Jesus, salamat po sa iyong kabutihan sa araw na ito. Salamat po sapagkat patuloy mo kaming tinuturuan na sa tuwi na ay maging mapagpasalamat sa iyo. At kapag lagi po namin itong ginagawa, alam namin, Panginoon, na gagaan ang buhay at mas ma-appreciate namin, Panginoon, yung beauty of life, Panginoon. Salamat, Lord Jesus. Sa sandaling ito, patuloy po kaming dumudulog sa iyo, nagpupuri, nagpapasalamat, at idinudulog ang aming mga panalangin. Nalalaman niyo, Panginoon, ang panalangin ng mga kapatid ko na kasama kong nananalangin sa oras na ito. Some of us, Panginoon, merong mahal sa buhay, kakilala, kaibigan, na nasa balig ng karamdaman. Panginoon, ikaw po ang magbigay ng kagalingan sa kanila, ng kalakasang kinakailangan nila. Kinikilala po namin na ikaw ang aming dakilang manggagamot.
at sa iyo po ay walang imposible. Dalangin namin, Panginoon, ang patuloy na pagpuprovide nyo sa aming mga pangangailangan. O Diyos, patuloy na ikaw ang magpala, Panginoon, sa bawat tahanan, sa bawat pamilya. Ikaw ang aming great provider, Panginoon, at nagtitiwala kami, Panginoon, na ang anumang kakulangan sa amin ay ikaw po ang magpupuno. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Itinatalaga po namin sa iyo ang araw na ito sa lahat ng aming gagawin. Ikaw po ang makita, ikaw po ang maitaas. Sa bawat araw, Panginoon, ang panalangin namin, mabigyan po namin ng ngiti ang iyong mga labi. Pinupuri ka namin, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po mga ka-faith sa inyong patuloy na pagsama sa akin, sa amin. Every morning ng 7 a.m. magkita-kita po ulit tayo next Tuesday and every day. At patuloy po na paki-share, paki-like ang ating video na ito, ang ating Facebook and YouTube account sa inyong mga kaibigan, sa inyong kapamilya, kakilala, upang sila din naman ay makapakinig ng salita. God bless you po. Please keep safe and stay healthy. Bye!